Kabuhay. Kamusta po? Meron po akong gustong ipakita sa inyo. Pero po, bago ang lahat. Ako nga po pala si Mr. Alain Belano. Wiggle, wiggle. Like. Sa mga bagong video. Maraming salamat po. Huwag po sana kayong magsasawa sa panonood ng aking mga videos. Mga kabuhay. Okay po. Mga kabuhay, ito na po ang una. Maglilinis pa po tayo ng chiller. Ika-cover po natin muna ang compressor. Ang tao po natin palagi naka-safety. Ayan po. Ayan. Kakaber mo po na siya ng maayos. Ayan po. Ayan. Kakaber po natin ng maayos. Ayan po. Ayan. Ganun pa rin po. Pre-prepare po tayo nito. Machine. Konektado po sa hose. Ngayon is magsisimula na po tayong maglinis. Sige po. Ayan po ang tao natin. Ayan na po. Magsisimula na po tayo. Ayan po. Hindi po masyadong malapit. Kasi po masisira po ang coil. Meron po siyang distansya sa paglinis. Pupunta po tayo sa ilalim. Yan po. Ganito naman po ang paglilinis sa ilalim. Ayan po. Yan. Ganyan po ang position na naglilinis. Medyo mahirap po. Pero ganyan po natin nililinisan din ang ilalim. Ayan po. Ayan po. Thank you.
Ito na po. Tapos na po natin siyang linisin. Aalisin po natin ang plastic cover po sa may compressor. Okay po? Tulungan po natin siya. Okay po? Okay, i-set aside po natin. Ngayon, bubuksan po natin ang terminal. Ayan po. Kasi titingnan po natin kung basa po siya. Ayan po. Ayan po ang terminal ng compressor. Ngayon, ang gagawin po natin, kukuhain po natin ang blower para makasiguro po tayo na talagang tuyo po ang compressor. Ibo-blower po natin. So, ngayon po, ibo-blower. Buhay. Ito na po yung main isolator. Galing po yan sa substation. High voltage po yan. Yan po. 400 volts. Ngayon, ito na po yung technician. Iko-close po natin ang chiller isolator. Yun. Tapos bubuksan po natin ang panel. Sampo natin siya. Yan po. Ito po ang laman ng panel. Ito po ang mga kontaktor ng chiller. Yan po. Isang chiller, tatlong kontaktor po. Dalawa. Yan po ang mga kontaktor ng chiller. Ito po yung mga fuse. Ito po yung transformer kasi ang control po is 110. Ito po yung main bus bar. Diyan po dumadaan ang kuryenteng mataas galing po sa power substation.
Ito po yung control ng mga fan motor. Okay po. Ito po yung electronics control. Yan po. Yan po yung mga control ng electronics. Okay po. Ngayon, sisimulan na po natin siyang i-blower. Ibo-blower na po siya. Para po maalis ang mga alikabok, siya po ang nagpo-post ng ano, ng trick. Pababa po siya. Pababa. Blower po yan. Umaandar ang blower, mga kabukay. Sino-blower po natin kasi po siya. Ayan po. Para po, sigurado natin tuyo. Bago po natin paandarin yan. Sino na yan, mga kabukay. Ayan po. Hanggang sa taas po yan. Hanggang dyan. Ayan na po, tapos na po natin i-blower. Ilalapit po natin ang camera. Tingnan po nyo kung gaano kalinis pagkatapos po ng blower. Yan po, ganyan po dapat kalinis palagi ang control natin para wala po tayong sanhi ng mga tripping po ng controls. Yan po, yan ang buo yung kalinis. Ganyan po kalinis dapat. Yan po. Okay po? O, ngayon po, isasarado na po natin. Sasarado na po natin siya. Ayun po yung technician. Sasarado po natin. Ayan po, isasarado na po natin ang panel. Sige po. Ayan po. Ayan. I-on na po natin ang isolator main. Ayan po. Tapos titingnan po natin doon kung ano po ang parameters. Ayan po. Ayan. Nagsiself parameters po siya. Yun. Ganyan po yan. Yan po ang self parameters na tinatawag. Hintayin po natin konti para po sa normal. Mag-normal na po siya. Kasi ano po yan, 120 seconds bago po siya ang configuration po. Ayan po, nag-normal na. Stop. Stop lang po siya muna bago po natin yan paandarin. Kasi may check-in pa po tayo. Okay po? Okay? I-close po natin. Close po. Yan. Nasaan po yung ating ladder na maliit? Wala po siya.
Kuha po tayo ng ladder na maliit. Teka muna po ah, mga kabuhay. Ito na po ulit. Chicken po natin ulit. Ah, yan po ang good parameters po. Wala po siyang alarm. Okay po. Meron na po siyang power. Ayan po yung indicator power natin. Okay po. Tatlo po ang chiller natin. Ayan po, yung isa, nandun po yung isa. Okay po. Ikot ko muna po kayo. Para makita po natin. Ayan po ang mga compressor. Ayan po. Ito po yung oil separator. Ngayon, okay na po, mga kabuhay. Ayan na po, aakyat po tayo. Ako na lang po ang aakyat. Just put there in the center. English po ah, kasi hindi po makaintindi ng Tagalog to eh. Ayan po, aakyat po tayo. Ipapakita ko po sa inyo ang fan motor na sinasabi ko kanina. Ayan po siya, mga fan motor. Ayan po. Umiikot po siya automatically, yung mga fan motor na yan, pag mainit na po ang coil. Ito po. Pag uminit po siya sa high temperature and high pressure, aandar po siya automatically para ibato po ang mainit na temperatura. Para po hindi siya mag-trip sa mainit na temperatura. Okay po? Okay po. Ngayon, babalik na po tayo. Ayan po. Tapos na po. Ang paglinis, babalik po tayo sa control. Ilalagay na po natin sa auto position po. Ito na po. Push po natin yung auto position. Iyan po. Pag auto position, mag-i-start na lang po siya ng kusa, mga kabuhay. Okay po? Mga kabuhay, maraming salamat po sa panonood, mga kabuhay. Okay po? Sana po huwag kayo magsawa. Ayan po ang paglilinis ng chiller na tinatawag. Okay po? Maraming salamat. It's joke time, mga kabuhay! Elevator, may gwardya. Sabi ng gwardya, "Uy, saan tsinelas mo? Ba't nakayapak ka? Iniwan ko po sana sa baba kasi po baka madumihan tong sahig ninyo." Tomorrow. Mga kabuhay, magandang umaga o gabi po sa inyong lahat, mga kabuhay. Ito po yung karugtong nung naglinis po tayo ng chiller.
Ang mangyayari po, pagkatapos maglinis, magre-repair po tayo. Di ba? Ang magiging mangyayari, cleaning and repair, mga kabuhay. Okay po? Ipapakita ko po sa inyo kung paano po nagpapalit ng mga parts ng chiller. Opo. I-explain ko po sa inyo kung paano magpalit ng isang parts na mayroong problema ng chiller. Oh, hindi kasi po, hindi po lahat ng parte ng chiller is napapalitan po ng technician. Kasi po ang chiller na to is modelo na. Opo. May isa pong malaking kumpanya ng air conditioning, sila lang po ang kailangan magpalit ng mga spare parts ng chiller na kailangan pong i-program. Kasi pinoprogram po. Yung iba po kasing mga spare parts, hindi na po kailangan i-program. Pwede pong palitan ng technician na katulad ko. Ito po. Ngayon, yung iba po, kailangan natin silang tawagin para po mag-install and program. Kasi pinoprogram po yan sa module ng chiller para basahin niya. Saka yung ibang spare parts po, talaga pong chiller dealer lang po natin makukuha. Pero po yung iba, meron naman po dito sa ating local market na nabibili yung mga ibang spare parts na hindi masyadong ano po. Meron po sa local market. Pero po yung iba talagang sa kanila lang po natin sila mabibili po yung mga ganun. Opo, mga kabuhay, iikot ko po kayo sa ating papalitan. Okay po? Ito po. Ito po tayo. Ito po yung tinatawag nating compressor. Ayan po yung tinatawag nating compressor ng isang chiller. Ngayon po, ayan po. Ito. Bago po yan. Ayan po yung mga bagong modelo ng mga chiller. Medyo maingay lang po sa kabila, tumatakbo po yung compressor. Opo. Ito po, bago. Ngayon po, minsan di natin naman sigurado na siyempre full operation po yan itong makinang to ayon po sa demand ng water na full operation po. Ngayon, ito pong compressor na to, ano po yan? Ang bago po nito, siguro po mga nasa 30,000 po, mga 30,000 dinar ang bago po ito bibili. Ngayon, meron pong second hand ito, hindi ko lang po alam kung nagmamanufactured pa po sila ng second hand. Yung po yung tinatawag na remanufactured, second hand. Kalahati po ng presyo ng bago. Wala po siyang warranty. Pagbibili po kayo direkta sa dealer po. Ito pong compressor na ito. Opo, ito po yan. Yan. Mapakita ko po sa inyo ng ayos.
Ayan pa po yung isa doon. Ayan, marami po yung mga parts, mga kabuhay. Ayan po, bago na oh. Napalitan na po oh. Tingnan niyo po ang bago. Ayan po. Piho ba? Mga kabuhay. Ayan po oh. Ngayon, pag nagpalit po tayo, ito po ang mga kailangan natin. Ayan po yung contact cleaner. Hindi ko na kailangan sabihin, alam naman po niyo kung ano yung mga tools na yan. Meron tayong maliit na pasaan at brush. Ito na po yung coil na papalitan natin. Ayan po. Ayan po ang ipapalit nating coil. Ayan. May butas po yan. Inaalis po to. Ayan po, may butas. Kasi makikita naman po niyo yung sitwasyon yan. Kung gaano, ano po yan, di ba? Ito po yun, oh, di ba? Halos parehas lang po. Ayan po yan, solenoid valve coil. Ang papalitan lang po natin yung sa ibabaw. Yung coil, yan po, yung rusty na pong coil na yan. Yung sa ilalim pong parang bilog, yan po yung ano, yung valve. Siya po yung nag-open close pag nag-energize na po ang motor para po dumaloy ang oil natin sa mechanical. Di ho ba? Mga kabuhay. Ayan po. Ayan po yung compressor natin. Okay po? Mga kabuhay. Ayan po. Iikot ko po kayo ha. Ayan po yung ilalim. Ayan po yung tinatawag na oil separator. Ayan po nakakunik ang ating dalawang tubo na nakakunik sa dalawang compressor sa high side. Siya po. Yung ilalim po, yan po yung last time pong pinakita ko sa inyo, nililinisan natin. No? Yan po yung condenser. Siya po ang nag-carry ng high pressure saka yung init po. Yan po. Okay po, mga kabuhay. Mga kabuhay, ito na po ang gagawin natin una. Papatayin po natin ang isolator. Opo, itong isolator, papatayin po. Okay po, patay na po yung isolator. Okay po, bubuksan po natin to. Ito, bubuksan po natin to. Itong panel. Ayan po. Ito na po. Ayan po. Check po natin lahat. Check po natin yung lahat. Na wala pong problema ang ating power. Walang problema po yung power natin. Okay po? Ayan po. Ayan po yung mga laman niya. Diba o? Ayan ang lahat. Sige ho. Sige. Punta na po tayo dito. Mga kabuhay, ito na po. Tatanggalin ko na po. Ayan na po. Lalabas po natin. Ayan na po. Oh, ayan na po. Ayan. Dito po tayo parte dito. Ayan po. Kuha na po natin po. Para po ano natin. Tanggalin po natin to. Tapos, ito. Si, ano na po eh. Bulok na? O. Bulok na po. Ayan po. O, tira mo po. O. Grabe na po. O. Bulok na po siya.
Tama ba? Mga kabuhay? Bulok na po talaga, no? Bulok na po talaga. Ayan na po. Ayan po yung kanyang connection. Ayan, bulok na po. Ayan po. Tatanggalin po natin to. Yung connection na to. Apo, tatanggalin po na natin muna dito sa dalawa. Loose po natin konti ito. Medyo, ano po to? Medyo mahirap na po kasi kapit na po yung kalawang eh. Oh. Medyo mahirap na po siya. Oh. Tanggalin ko muna po yung wire. Ito po. Tanggalin po natin ha. Sana po matanggal pa natin. Eh, siguro po ikat na lang po natin. Hindi na po eh, oh. Ikat na po lang natin. Para po hindi na tayo masyadong mahirapan. Hindi mo ba? Katulad po rito, grabe no. Ngayon po natin malaman po kung paano natin tatanggalin. No? Grabe na po kalawang. Malinaw pa ba? Oh? Still clear? Nahirapan na po tayo nito. Grabe na po. Gawin po natin. Ikat na rin po natin. Para po wala na tayong problema. Ano ba? Mga kabuhay. Ayan po. Mahirap po. Alisin talaga. Kung hindi naman po, ito na lang alisin natin po. Kung maalis pa natin, try po natin. Sana po. Kung hindi na po, kasi kalawang na, ikat na lang po natin. Para malabas po natin ito. Ayan na po. Ito na po yung, ano. Yan na po yung, ano, yan na po yung, ano natin. Ito po yung ipapalit natin. Okay po. Mga kabuhay, yan po ipapalit natin. Few moments later. Mga kabuhay, ito na po. Inabot na po tayo ng gabi. Ipapasok na po natin dito para maano na po natin to. Ma-install na po dun sa ilalim ba? Oh, okay po. Nakalock na po siya. Kompleto na po. Ipupus lang po natin yan dito. Ayan po, oh. Oh. Diyan po, saka ganun. Pupus lang po natin siya. Medyo inabot na po tayo ng gabi, mga kabuhay. Ayan po, oh. Oh. Pupus po natin ha. Okay na po. Okay na po siya, mga kabuhay. Okay po. Mga kabuhay, inabot na po tayo ng gabi. Maraming salamat po. Sana po huwag kayong magsasawang manood ng aking mga videos. Maraming salamat po, mga kabuhay.